Hello mga kabarkada! Ngayong video ay mag-question and answer tayo. Siyempre, dahil meron ulit mga katanungan na pwede kong i-share sa inyo. Tapos, meron tayong isang kabarkada na medyo na misunderstand lang tayo ng konti or basta konting misunderstanding lang. Pero, isi-share ko sa inyo kung ano yung kanyang sinabi, kung ano yung nasabi ko din sa kanya. Okay? So, kung curious kayo kung ano yung misunderstanding na yun, tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para malaman nyo kung ano ang nangyayari sa comment section nang hindi nyo nakikita kasi nga ay hindi nyo na nabasa yung mga comments. So, isi-share ko sa inyo kung ano yung misunderstanding na yung nangyari. So, simulan na natin ang question and answer. Tara na, let's go! So, unang tanong agad tayo kay Sir Brian. So, ang tanong niya dito, bago lang daw yung kanyang Alps 1 pair, 3 araw pa lang daw sa kanya. Sabi ng binilan niya, 4 months pa lang sila, tapos nilagyan niya daw ng nest box at pumapasok sila. Ano daw ang ibig sabihin nun? So, ganun talaga kasi ang mga ibon kapag may nest box agad na nilalagay, pumapasok agad sila. Pero, wala namang ibig sabihin kung pumapasok sila ng nest box. Dahil gusto nila malaman na sa kanila to, gusto nilang gawing teritoryo yung nest box na yun. Kaya sila pumapasok sa nest box. Pero kung iniisip mo ay ready agad sila mag-breed, ay hindi po ganun yun. Hindi nadadaan yan sa pagpasok, sa unang pagpasok ng nest box. Okay? Bali, wala naman siyang malalim na meaning. Wala naman siyang malalim na ibig sabihin kung bakit pumapasok agad yung mga alaga natin doon sa nest box. Wala naman. Kaya isihan lang natin, normal lang na pumapasok ang mga pair doon sa nest box kapag gusto nilang gawing teritorya. Okay? So, next question tayo kay Brian Ebero. Yung vitamin pro ba? Pwede ba yun para sa mga inakay? Siyempre, basta vitamins yan na multivitamins, ayan ay napakasulit pagdating sa mga breeder, sa mga inakay, tapos lalo na kapag pinapakain na yung mga inakay. So, lahat ng vitamins, multivitamins, okay yan para sa mga inakay at breeder natin. Next question kay Matt Brian Malari. So, ang tanong niya dito, same hen daw ba kapag naghahakot ng nesting materials at laging nasa loob ng nest box? Hindi po ganun agad ang dapat isipin natin. Huwag po ganun. Dahil hindi porket yung sinabing kak na ibon ay naghahakot, iisipin agad natin ay hen siya kasi naghahakot. Hindi po ganun yun. Dahil ang kak ay may karapatan din na maghakot para tulungan yung hen gumawa ng pugad nila. Okay? So, wag natin agad isipin na naghahakot ang cock hen agad. Wag ganun. Ayun, kasi kapag ganyan ang iniisip natin, masisira natin yung kanilang pairing. Paano kung bigla mo silang baklasin? Kasi naghahakot sila. Tapos, inisip mo, ay same hen to. Kakalasin ko to. Huwag ganun. Dahil masisira mo ang kanilang pairing. Lalo na kung tama naman ang pairing nila, 'di ba? Eh di masasayang lang yung panahon na paghihintay mo. Tapos yung kasunod niyang tanong, lagi nasa loob ng nest box. Okay lang 'yon dahil normal pa rin sa ibon, sa mga African lovebirds na pumapasok sa nest box dahil ginagawa nila ang feel at home, feel at nest box ang ginagawa nila. Ganun lang yon. Kaya wag natin gawing komplikado yung mga nagiging nakikita mo sa kanila. Wag po ganun dahil ayan ay makakasira sa pag-prepare natin. Tapos yung kasunod niya pang tanong, dumidipa na po kasi yung hen pero hindi niya pinapansin. Ganun talaga kapag hindi pa sila, parang hindi pa sila sanay sa bagong lugar nila. Kasi parang bago pa lang sila sa
lugar mo. Kaya kung dumidipa na ang hen pero hindi pinapansin ng isa niyang kapartner, yung kasama niyang partner, ay okay lang yan dahil hindi agad-agad ay papatong agad yan. Dahil it takes time lalo na kapag sa breeding. Kaya kung nakita mong dumipa yung hen, it's a good sign dahil ready na siya mag-breed. Ang hihintayin mo na lang ay yung cock na pumatong para matapos ang kanilang pag-iinit. Para syempre magsimula na yung kanilang pag-iinit sa mating. So next question tayo. So eto na, isishare ko na sa inyo yung konting misunderstanding ng mga ng ating kabarkada. So si Alan J. Tamayo, ang comment niya kasi dito, "Sir, sa totoo lang ay hindi maganda ang payo mo sa mga newbie na huwag sisilipin ang nest box lalo na kung may inakay." So okay, okay lang dahil hindi naman lagi ang payo ko ay dapat pilitin sa mga baguhan. Okay? Bali, yung sinasabi ko lang naman kasi, yung mga experience ko na sinishare sa inyo ay ayun lang kasi yung nangyayari sa ibunan ko at ayun lang kasi ang aking breeding way. It's my way of breeding. Okay? So, sarili kong way to kung paano ako mag-alaga ng mga inakay at ng mga itlog. Then, ang sunod niyang sabi, "Ang payo ko sa inyo, sir, bilang newbie lang din, ay sanayin nyo ang inyong breeder na sinisilip at chinecheck sila, lalo na kung may inakay. Paano kung hindi na pala sila sinusubuan yung inakay ng parents? E di namatay na kasi hindi mo alam kasi hindi mo sinisilip." Okay, okay, tama ka dun. Kasi baka nga hindi napakainin yung inakay kapag hindi natin sinisilip. Kasi dapat natin yan i-check na kung may laman ba yung crop ng mga inakay. Okay. Okay ka dun. Okay yon, tama yon. Tapos, yung sunod. "Paano kung binububog na pala ng magulang eh hindi mo sila mailigtas dahil hindi mo sinisilip? Big no, no, no yang hindi pag-check sa mga itlog at inakay." Okay. Tama ka. Tama lahat ng sinabi mo na dapat i-check yung mga inakay at itlog para malaman natin yung kanilang status. Pero, it's your own breeding way. So, sarili mong way of breeding yung shinare mo sa amin. It's your own experience. So, para sa akin, ang sagot ko naman sa kanya, may kanya-kanya tayong diskarte kung paano mabubuhay yung mga inakay. Well, base yan sa experience mo, kaya wala akong masasabing mali sa experience mo. Sasang-ayon ako sa'yo dahil sa comment mo dahil sa experience mo yan. So, ayun ang aking sagot sa kanya dahil experience niya yan, sasang-ayon ako sa kanya, lahat yan ay tama dahil gusto lang natin malaman yung mga status ng ating itlog or ng inakay kung ano na ba ang nangyayari. Okay? So, sa side ko naman, kaya kung naintindihan nyo yung video, last video natin bago to, sinabi ko doon na huwag nyong totally silipin. Hindi yun ang sinabi ko. Ang pagkakasabi ko kasi doon sa video, once a week mong silipin para magkaroon ng libreng oras yung mga breeder natin na maglimlim, na magpakain ng mga inakay, ganun. Para syempre magkaroon sila ng tinatawag bang free time para mabuhay nila yung itlog na hindi sila nai-stress, na hindi sila nabubulabog. Okay? So, kung ang experience ko na to ay sinishare ko sa inyo, wala naman po tayong sa pilitan. Bali, sinishare ko lang kung ano ang mga ginagawa ko, kung ano lang yung mga para sa akin ay tama. Okay? So, kung ang sabi ni Mr. Alan J. Tamayo ay ganito, ay tama naman yan. Tama naman yan, walang mali dyan para lang malaman natin yung status ng itlog at inakay. Pwede mong sundin yung araw-araw ka nag-check ng itlog or inakay or every other day ng itlog at inakay o kaya once a week, okay lang yun dahil alam mo kung paano mag-alaga ng mga inakay. Kaya guys, kaya mga kabarkada, wala tayong sapilitan dito kung ano ang dapat
nyong sundin. Sundin nyo yung sarili nyo, yung dapat nyong gawin, kung paano nyo mabubuhay yung mga inakay at yung mga itlog. So, ayun, nag-reply naman na siya tungkol doon sa konting misunderstanding namin na siguro nga ay parang hindi siya natuwa, or hindi naman siya natuwa, hindi siya naging hindi kontento para sa kanya yung mga nasabi ko nung video na yon, kaya niya siguro na-share yung kanyang experience kung paano mag-alaga ng itlog at ng inakay. So ang aming ang kanyang reply after ng reply ko nung about nga sa ano yung sang-ayon ako sa kanya, ang sabi niya, "Yes, sir. Naiintindihan kita bilang baguhan. Nung una ay ganyan din paniniwala ko, pero nung umpisang namatayan ako ng inakay dahil hindi ko na-check ay nagbago ang pananaw ko. Anyways, sir, happy breeding." So, ayun ang kanyang sabi. Tapos, ang nireply ko naman sa kanya, namatayan din ako ng inakay at nabugok na itlog dahil kakasilip. Anyways, happy breeding. So, ayun ang aming pinag-usapan. Kaya, wala namang mali sa sinabi ni Sir Alan Tamayo at wala din naman sigurong mali sa sinabi ko na once a week niyong sisilipin yung mga itlog or inakay para syempre hindi natin sila mabulabog. So lahat ng ating gagawin ay tama yan dahil papasok yan sa ating mga experience. Okay? Kaya lahat ng ating dapat naririnig or nababasa, lahat yan ay tama. Lahat yan ay makakatulong sa atin. So, pwede nyo sundin yung kay Mr. Alan Tamayo. Pwede nyo rin sundin yung akin. Pero, kapag yung sa akin, syempre wala naman sa pilitan, okay? Wala tayong sa pilitan dito. So, ayun ang aking share dito sa konting misunderstanding. Kaya, ayan. So, next question tayo kay Kahadik Oro Cabinet. Idols, about doon sa tinabunan ang itlog, paano kung wala kang breeder na paglilipatan ng itlog, ano ang gagawin? So, ano ba ang gagawin mo kung wala ka ng breeder na malilipatan ng itlog na tinatabunan? Paano na? Dahil, kapag binabalik mo yan sa ibabaw ng nesting, ng pugad, ng parent mo na nagtatabon ng itlog, wala na, ilalalim lang ng ilalalim nila yan hanggang sa hindi na yan mabuhay. Paano na ang gagawin? Wala na. Pwede mo nang itapon yung mga itlog dahil mabubugok na yan. Kakahawak mo, kakabalik mo sa ibabaw. So, wala na. Wala na tayong magagawa dyan dahil ayun nga, parang naninibago na sila sa amoy ng itlog, tapos nabubulabog na sila, kakalagay mo ng itlog. So, ayun. Experience ko yun kay Maha, yung apat na itlog. Yung apat na itlog, tinabunan niya. Tapos ako naman, chinek ko, nilagay ko sa ibabaw. Tapos, mga konting ilang oras lang, binaba ulit nila. Ako naman, sinilip ko, nilagay ko ulit sa ibabaw. Ayun yung nangyari. Kaya ayun ang ini-explain ko kay Mr. Alan J. Tamayo. Kasi na-experience ko rin yan, nakakasilip ng nest box. Ayan, tinabunan nila, sinilip ko, nilagay ko sa ibabaw, sinara ko. Mga ilang oras, tinabunan ulit, sinilip ko, nilagay ko sa ibabaw, sinara ko. Wala na, nabugok na yung itlog. Kaya kakasilip yan, pero sa totoo lang guys, wala yan sa kakasilip, wala yan sa pagbibigay mo ng privacy. Nasa ibon talaga ang problema kung ano ang pwede niyang gawin sa mga itlog or inakay. Wala yan sa way natin. So, 50-50 lang yan. Tsambahan lang yan kung makakabuhay sila ng mga itlog. So, ayun lang naman guys ngayong video. Sana ay may natutunan tayong bago at sana kung mayroon pa tayong konting misunderstanding, i-comment nyo lang yan dahil
ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang aking side. Okay? So, pakinggan nyo naman ako. Isipin nyo naman yung side ko. Okay? Huwag tayo mag one-sided lang. Isipin nyo din yung mga side ng mga ibang breeder, ng mga ibang nag-aalaga ng African lovebirds. Okay? Kaya, kapag hindi kayo sang-ayon sa kanila, keep it aside. Iba-iba tayo ng experience, iba-iba tayo ng pag-aalaga ng African lovebirds. So, ayun lang naman mga kabarkada, mag-shoutout sa tayo. Shoutout kay Lance Rian Reyes, kay Enzo Maka, kay Daniel Kayanan, kay Wendell Bagsik, kay Aisha Valles, kay Flor Dalisa Palamor, kay Angelino Raimundo, kay Nognog TV, kay Dennis Balabas, kay Jello Andre, kay Florence Aquino, kay Jopel Chua, shoutout din kay Lorenzo Baracena, kay Lina Buenvenida. Shoutout din kay Mark Joseph Caparas, kay Joaquin N1, kay Leno Basyong, kay Gian Frias, kay Ronald Sarmiento. Shoutout din kay Daryl Lazo, kay James Michael Salinel, kay Nolan Abogada, kay Arnold Villanueva, kay Angelo Briones, kay Julius Villa, kay Celestine Chiles Fernandez. Shoutout din kay Lance Rian Reyes, kay Lawrence 19, kay Erna Saldivar. Shoutout din kay Windel Carig, kay Israel Delarna, kay Brian Ebero, kay Mark Harvey De La Cruz, and shoutout kay Velmark Ann. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos kung meron pa tayo mga katanungan, comment nyo lang yan at sasagutin ko yan. Ay lalo na kung meron tayong konting misunderstanding, i-comment nyo lang yan dahil ipapaliwanag ko sa inyo ang side ko. Okay? So ayun lang naman mga kabarkada ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.